Hello guys, magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po sa lahat na manonood ng video ito. Magandang araw po sa inyo. Sa video natin ngayon guys, sasabihin ko sa inyo kung saan ba maganda ilagay yung mga hamster vintage natin. Saan bang lugar para makaiwas tayo sa mga predator or mas safe yung hamster natin. Pero guys, bago tayo magsimula, kung di pa kayo na-subscribe sa YouTube channel namin, please click subscribe and click the bell button para ma-notify pa kayo sa iba namin videos na i-upload. So yun guys, simula na po natin. Ganito guys, saan ba natin dapat ilagay yung hamster vintage natin? Actually guys, mas mainam yan indoor or sa loob mismo ng bahay natin ilalagay. Bakit? Kasi pag sa labas natin yan ilagay guys, alam nyo naman, lalo na pag open lang yung sa labas nyo, walang bakod. So maraming pwedeng gumalaw dyan at maraming predator na pwedeng pumunta dyan sa hamster nyo. Pero guys, bago natin isipin guys kung saan natin ilalagay yung hamster natin, yung hamster bin cage natin, is isipin muna natin yung bin cage ng hamster natin. Kasi napaka-importante na sa bin cage tayo nagsisimula. Ganun po. Kasi kahit safe yung lugar na paglalagyan natin dyan sa bin cage natin, kung yung bin cage naman natin is hindi safe at makakatakas yung hamster natin, makakalabas or mapupuntahan ng predator, madaling mapasok yung bin cage natin gaya ng mga daga. So, ang tendency noon, pwedeng mamatay yung hamster natin. Ganon. So, hindi magiging safe yun, magiging mapanganib yun para sa mga hamster natin. Kaya, ang advice ko sa inyo, unahin natin yung hamster bin cage. Hindi man ganon kalaki yung bin cage natin or hindi man ganon kaganda, at least man lang safe yung bin cage natin. Halimbawa guys, itong bin cage namin, pakita ko sa inyo. Tulad na lang nito guys. Ito. Ito sa inyo para may idea kayo. Kasi yung iba kasi nag-aano sila kasi mahal yung bin cage. So ito guys, gaya nito. So itong bin cage namin gaya nito. Yung takip natin dito guys is galvanized steel. Pag sinabing galvanized steel guys, hindi yan kinakalawang. Kasi pa once na kinalawang yung takip natin na screen, madali na siyang masisira. Ganun. Tapos pag ginangat-ngat ng hamster natin, so pwedeng masugat yung bibig ng hamster natin, pwede rin ma-infect. Kaya napaka-importante na hindi kakalawangin yung ano natin, yung screen. Yan, paggagamit tayo ng mga screen. Huwag po tayo gagamit ng screen guys na yung parang silver yung kulay. Kasi pag ganun yung gagamitin natin is kakalawangin yun. Pag nababasa, lalo na, so mas mabilis kalawangin. So dito tayo sa galvanized, tapos gate 16. Huwag din kayo gagamit guys ng mga aluminum screen kasi inangat-ngat lang din yan ang hamster natin. Yan. Pag aluminum screen, ngangat-ngatin lang po yan. So, ang gagamitin natin is galvanized welded screen, yung gate 16. Yan. Tapos, eto yung gagamitin natin pantakip na sa ating mga hamster. Yan. So, napaka-importante na yung bin cage natin is safe. Ngayon. O, so, okay na yung bin cage mo. Nasigurado mo na na safe yung bin cage mo. Safe yung hamster mo. So, ang problemahin mo na lang kung saan place mo siya ilalagay. Ngayon guys, sa paglalagay naman natin, syempre, doon tayo maglalagay sa well-ventilated na area. Halimbawa, kung sa loob ng bahay, dapat sigurado natin na may mga bintana tayo, tapos yung paglalagay natin is hindi laging magagalaw ng mga tao. Or kung may alaga man tayong pusa, hindi siya napupuntahan. Kasi guys, stressful yon para sa ating mga hamster pag may nakikita silang bas malaking hayop sa kanila. Lalo na pag hindi sila sanay. Pero kung sanay na yung mga hamster mo sa ganong setup na may pusa ka, may hamster ka, okay lang po yun. Pero wag pa rin tayong pasisiguro kasi minsan talaga pinaglalaroan ng pusa yan tapos namamatay yung hamster natin. Ganon. So, ang advice ko niyan sa paglalagay ng hamster bin cage natin, kung wala tayong space, pwede tayong magpagawa ng ganitong rack, yan, patong-patong kung dumadami na yung hamster natin. Pero kung hindi naman, kung tatlo, dalawa lang naman po yung
bin cage natin na may hamster, so ilagay na lang natin sa lamesa para movable siya. So, pwede natin siya ilipat kahit saan natin gusto. Now, kung gusto natin sa loob ng kwarto, mas maganda, mas safe. Lalo na pag well ventilated yung kwarto mo, may mga bintana, especially pag naka-aircon ka, napakaganda talaga paglagyan ng kwarto mo pag may aircon. Kasi guys, may nagtanong sa akin yan, Kuya, saan ba maganda ilagay yung hamster bin cage natin? Doon ba sa medyo, doon ba sa may aircon or sa medyo malamig lang or doon sa wala? Doon sa medyo mainit. Ganun. Ang advice ko dyan guys, ganito. Kailangan yung temperature ng lugar na paglalagyan natin is hindi umaabot ng 30 degrees Celsius. Pero dito sa, kasi sa Pilipinas guys, hindi naman natin nami-maintain talaga yan kasi may time talaga na maaraw, yung sobrang init, may time naman na sobrang lamig. Kaya ang ano ko niyan, maglagay tayo ng beddings, ng mga paper beddings. Halimbawa kung medyo mainit, so lalabas yan sila doon. Tapos kung meron tayong pinaka cooling pad or tiles na medyo maliit lang, ilagay natin dyan sa kulungan. Para pag medyo mainit, dun sila papatong para malalamigan sila. Tapos pag medyo malamig naman, nandun sila sa ilalim ng beddings nila. Kasi guys, yung hamster natin is, tingin ko kasi pag sa wild, nasa ilalim sila ng lupa, syempre, di ba? Mas mainit yung lugar na yun kaysa sa, ano, sa taas ng lupa. Ganun. So, parang mas maganda nila yung medyo mainit. Ganun. Pero pag nasusobrahan guys, namamatay din po yung mga hamster natin na heat stroke din po yan. Tapos pag sobrang lamig naman, namamatay din po yan sila. Kaya kailangan control natin yung temperature. Pero syempre, pag wala kayong temperature, gaya ko, na pang-control, yung nakakadetect kung sobra na ba yung temperature o hindi. So, ang maganda niyan, gamit tayo ng well-ventilated na bin cage. Yung mga top natin sa bin cage is screen po. Ganon. Para hindi mahihirapan yung hamster natin. So, yun lang po yung guys. Kailangan yung sa paglalagay natin ng bin cage is safe po yung mga hamster natin. Kaya, umpisahan natin, kung mag-aalaga tayo, umpisahan natin gumawa ng bin cage na safe para sa kanila. Tapos, well-ventilated yung bin cage nila. Tapos, yung sa paglalagay naman, pwede natin yan ilagay sa ibabaw lang muna ng lamesa basta nasa loob ng bahay or lamiseta yung maliit. Pwede yun dun. Ganun. So, yun guys, hanggang dito na lang po. Sana may natutunan kayo. At kung may katanungan pa kayo guys, huwag kayong mahiyang mag-comment sa video na to. Sasagutin po natin yan. So, yun guys, maraming salamat po. Ulitin ko, hindi pa kayo na-subscribe sa YouTube channel namin, please click subscribe and click the bell button para ma-notify kayo sa lahat ng video namin na i-upload at para updated na rin po kayo. So, yun guys, hanggang sa muli po, maraming pong salamat.